Topic natin po, ano tong 20 bad habits na hindi nyo namamalayan pero nakakasama sa inyo. Merong iba dito nakamamatay pa, hindi natin alam ginagawa natin. So tingnan natin, i-check nyo ilan dito nang kakamali kayo. Number 1, yung mahilig umikot-ikot ng leeg. Yung mga ganyan, no? Yung sobrang ikot o yung sobrang tingala. Ayaw yan ng mga neurologist, yung sobrang tingala. O minsan nagsha-shampoo sa parlor, iniikot-ikot yung ulo. Diba? Mag-iingat po tayo kasi nangyayari po yan. Pag sobrang ikot ang ulo, sobrang tingala, merong carotid artery dissection. Napupunit yung mga artery natin dito sa leeg, sa vertebral artery. Ang komplikasyon nito, stroke. Na ICU yung pasyente. Kaya huwag sobrang stretch. Ha? Ingat sa paggalaw ng ulo. Number 2, ito marami rin gumagawa nito, laxative abuse. Minsan meron kayo nakikita yung mga binebenta, di ba? Parang iinom lang ng tableta o supplement, papayat daw sila. Tingnan natin, ano yung component ng supplement na yon. Baka mamaya, laxative, ibig sabihin, pampadumi. So, ang iniinom mo, pampatae pala, pampa-LBM. Oo nga, mag-LBM ka, maubos yung tubig sa katawan mo, feeling mo, malinis tiyan mo, pero maraming komplikasyon. Babagsak ang potassium mo sa katawan. Pag bumagsak, mag-hypokalemia, mababa potassium, delikado, may hinto yung puso. Sobrang pagtatae dahil gusto mo pumayat, madidehydrate ka, pwede ka mag-kidney failure, magda-dialysis. Magiging dependent ka sa laxative. Internal organ damage, mag-i-stretch yung colon mo, lagi na makuluan dyan. So, hindi maganda laxative abuse. Magpapayat na lang. Huwag ipilit tuyuin ang katawan. Number 3, very healthy mag-exercise. Pero merong tao, sumosobra talaga exercise. Meron nga ako kilala, 8 hours eh. 6 hours to 8 hours, jogging ng jogging, treadmill ng treadmill, o nasira yung tuhod. Meron takbo ng takbo, o nasira yung sa paa. So, ano yung, can you exercise too much? Tama, meron talaga na over. Yung mga, kung talagang marathon runner, eh, hindi ka naman sanay mag-marathon. Kung pagod na pagod ka na talaga lagi, eh, baka nasosobrahan ka. Kung masakit na talaga yung katawan mo, muscle soreness, yung mga sakit ng muscle, dapat 1 to 2 days lang. Ito, 3 araw, 4 na araw, masakit pa muscle mo. Lagi ka na may injury. Diba? So, hindi po maganda. So, stretch, hydrate, inom ng maraming tubig, at doon lang tayo sa tamang exercise. Huwag sosobrahan. Number 4, so, bad habit, mahilig mag-cotton buds. Tingnan nyo yung cotton buds, so. Alam niya yung cotton buds, mahaba ang cotton buds eh. So pag hindi niyo pwede ipasok yung buong cotton buds, pag lumampas kayo ng mga 2/3, mabubutas ng eardrum mo. Tingnan niyo, eardrum mo mismo, binutas ng cotton buds. Minsan ang nanay ang nagbubutas. Tingnan niyo nangyari sa eardrum, butas-butas. Pag ang eardrum na butas, delikado po yan. Merong eardrum na hindi na babalik. Hindi na habang buhay na butas, habang buhay na may luga, habang buhay na pwede mag-infeksyon, hindi na makaswimming, pag maliligo, kailangan may earplugs pa. Kaya huwag butasin ng eardrum. Huwag na mag-cotton buds. Magtuwalya na lang o bimpo dito lang sa labas. Hayaan nyo ang ENT ang gagalaw. Okay? Number 5. Ayan, no? Kulang sa tulog. Laging puyat. Diba? Meron ng mga pag-aaral yung laging puyat, nagha-heart failure. Insomnia leads to heart failure, heart disease, tumataas blood pressure, tumataas din blood sugar. Kaya kailangan matulog. Sobrang araw. Diba? Gusto mag-beach, mga kabataan, diba? Hindi nagsa-sunblock. Ano ang komplikasyon ng sobrang beach? Skin cancer. Tignan nyo, skin cancer, nakakatakot to. Dito nag-uumpisa, oh. Ito po, deadly yan. Nakamamatay ang skin cancer. Melanoma po yan. So, anong cause ng skin cancer? Sobrang araw. Number 7, sobrang kain, overeating. Ano po ang definition ng overeating? Hindi ka namang gutom, kain ka ng kain. You are compelled to eat.
even though you are not hungry. Di ba? Hindi ka gutom ka. Ano ang komplikasyon ng overeating? Siyempre, obesity, heart disease, bangungot, di ba? Pancreatitis, at iba pa. Ito, uso ngayon. Spicy food challenge, di ba? Alam ko, yung iba, ano, sobrang spicy. Ang problema po, kung sanay kayo sa spicy, pero yung ibang taong hindi sanay, meron na po nangyari niyan. Esophageal tear, napunit yung esophagus na emergency room. Merong nahirapan huminga, dinala rin sa ospital. Kaya nga itong mga spicy food challenge, may warning na sila. Oh. Kung may allergy kayo sa mga sili, o yung mga component ng sili, capsaicin, meron kayong medical condition, bawal. Buntis, bawal din, sobrang spicy. Mga bata, kahit hawakan mo lang yung sili, yung spicy, mag-ingat. Nakakasunog ng mata, nakakasunog ng balat. Very sensitive eh. So, konting spicy lang, wag yung sobra. Lalo na kung may mahaptian dyan, may alboranas, di ba? May prostatitis, bawal din ang spicy. Next, bad posture. Yung simpleng bad habit natin na nakakuba, ano nangyari? Lumiliit ang lungs. So, bad posture equals bad lungs. Kasi nakuba eh. Imbis na yung baga mo 100% nag-e-expand, kinuba mo, naipit ng mga buto, lumiit yung baga. So, hindi mahirap. Mahirapan huminga, di ba? So, paano kung nagka-pulmonya, di ba? Mahirapan na siya huminga. Marami pang complication ng bad posture. Ayan, no? Sasakit ang likod, less oxygen to the brain, masakit sa likod, masakit, mahina ang puwet, tight ang mga muscles, varicose, poor circulation, magbubuo yung dugo sa paa. Marami pang complication. Siyempre, alak at sigarilyo. O anong komplikasyon ng alak? Kailangan po ba sabihin? Alak, sobra dami, brain damage. Tiyan, mabubutas. Liver cirrhosis sa alak. Pancreatitis, di ba? Intestinal complication. Mahina immune system. Bawal sa buntis. Magiging abnormal yung bata. Hihina yung baga. Hihina din yung puso. Sigarilyo, alam niyo na naman siguro, di ba? Bawas 5 taon hanggang 10 taon sa buhay mo. 5 million deaths every year. At 90% ng may lung cancer, 90% dahil sa paninigarilyo. Okay, number 11, yan. Yung mahilig mag-cross legs. Ito, hindi naman to deadly, no? Pero yung mahilig mag-cross legs, ito yan, mga sexy naka-cross. Nakita nyo, tumatabingi yung likod. Oh. Nagtutwist yung spine. Pwede ka mag-back pain. Lagi naka-cross ang legs, tumataas yung blood pressure. Kaya kung kayo nagpapa-BP, dapat yung paa nyo lapat lang. Ha? Diretso lang likod. Kasi pag naka-cross legs, tataas yung blood pressure. Varicose veins, mahipit din. Okay? Huwag din uupo sa matigas na silya. O huwag din uupo sa wallet. Ano yung wallet niya, dami niyang pera. Oh. Kasi umuupo ka sa wallet o matigas yung silya mo, naiipit yung sciatic nerve. Yan. Manhid ang paa, manhid ang hita. Di ba? After 30 minutes, lalo na pag matigas ang silya, manhid na eh. So, dapat lakad-lakad. Okay? Isang pang problema sa matigas na upuan, ayan o, pelvic pain. Sasakit dito sa may tumbong natin, sasakit yung prostate natin. Mga lalaki, above 40, 50 years old, baka magka-prostate problem kayo. Yan, lalong lalala dahil nakaupo kayo lagi sa matigas. Dapat lakad-lakad. Okay? Next, tight pants. Yan o. Mga babae, mahilig sa sobrang sikip na maong. Oo, sexy nga. Ayan, sexy. Sobrang sikip. Kaya lang, pag sobrang sikip, lalo na kung nag-i-squat ka pa, may nangyari, isang babae sa Australia, nag-squat, masikip yung maong niya, na-operahan siya. Naipit ang tibial nerve, fibula, naipit yung artery, nawalan ng dugo yung paa, ha? Walang blood supply. Pag tuloy-tuloy, mamamatay yung paa niya, mapuputulan. At pati yung veins, hindi na rin nakabalik. So talagang grabe. Huwag ipitin ang sarili dahil sobrang sikip ang pantalon. Lalo na pag yung sa waistline masikip. Number 14,
Oto, delikado din to. O yan, no? Yung mga mahilig sa tight na collar. Yan, no? Doc Lisa, di ba? So, pag very tight ang necktie mo, lalo na pag tumatanda. Pag tumatanda, nagkakaroon ng carotid artery problem, eh, dapat maluwag lang. Kahit barong Tagalog ako, buksan mo na lang konti. O yung necktie, o may collared shirt, one size bigger, di ba? Alin na medyo pangit tingnan. O, di ba? Medyo sloppy tingnan. Okay lang. Huwag na natin masyadong sikipan. Si President Ramos, lagi siya naka-open, di ba? Meron siyang carotid artery problem. Kasi kung medyo masikip yan, pag inikot mo yung ulo mo, lalong sisikip. Di ba? So, pwede ka mag-collapse. Pwede magkulang ng blood supply sa utak. Isa din problema yan, no? Pag naiipit na kamay, sleeping on one's arm, naiipit ang median nerve, ang ulnar nerve, yan ang manhid. Pag matagal naipit, pwede masira yung mga nerves natin. Forward head syndrome, yung mahilig mag-cellphone, eh, no? Pag mahilig mag-cellphone, lagi tayong nakatungo, sasakit ang likod natin at ang batok. Mahihirapan, bumibigat yung ulo eh pag nakatungo. Dapat nakadiretso lang, nakataas lang yung kamay. Para umiwas sa forward head syndrome, two fingers, press lang dito. Ito po, meron danger triangle sa mukha. Ayan, no? Danger triangle yan. Kasi yung blood supply dito at yung venous drainage, isabihin yung mga dugo dito, pag may infection dito sa triangle na yan, pwede pumunta sa utak. Magkakaroon ng brain infection kung mamalasin. Kaya bawal tirisin ang tigyawat sa areyang to. Bawal maghila ng buhok sa ilong. Ayan, no? Bawal mag-pull ng nose hair, tsaka mag-tiris. Yung mahilig lumuhod sa matigas, di ba? Pag matigas ang niluluhuran, magkakasakit tayo sa tuhod. Masisira ang tuhod natin na maaga. Yung mahilig mag-lunch, huwag masyadong lunch. Lalo na kung hindi kayo sanay at overweight kayo, mapopwersa itong tuhod. Ah, pwede masira, pwede maoperahan. May mga profession na masama sa tuhod. Yung lagi nakaluhod. Ano ba to? Construction worker, bricklayer, carpet, gardener, naglilinis, mga pari, lagi nagsisimba. Dapat dun lang. Magdala nila kayo ng kutsyon. Hindi naman po bawal yun. Baka masira tuhod natin. Laging nakaupo. More than 8 hours nakaupo, masama po. Tataas ang chance mo for heart disease at cancer. Sabi nga nila, matagal nakaupo, mas maaga namamatay. So dapat after 1 hour upo, tayo-tayo, 5-10 minutes, lakad-lakad, takbo kayo, akyat kayo isang hagdan para magkaroon ng circulation, para hindi ma-stuck ang dugo natin. At syempre, last natin, number 20, bawal umire. Pag sobrang ire, yan o, sobrang ire, nahihirapan ng puso. Pwede ma-heart attack. Marami na mamatay sa banyo dahil sa sobrang ire, inaatake sa puso. Yan ang most common place. Tsaka pag-uubo, wag din masyadong ire sa pag-ubo. Dapat yung dahan-dahan lang. Half coughing. Imbis na isang gabin yung tatlong mahihina. So parang hindi masyado mapuwersa ang tiyan natin, hindi tayo magka-hernia. So sana po sa 20 na to, simpleng-simple lang, sana iwasan natin, mag-ingat tayo, iba dito, very deadly. Sana po natuto kayo sa video na to, share po natin sa ating kaibigan.